masyado siya maraming ginagawa kaya masyadong nag-resign na nga po pala yung... Pero hindi naman po magkakasya lahat doon kapag binagsak. Kaya maraming salamat. May side lang. Mahaba ba tulog? Mahaba-haba ang tulog. ABC panel na natitira. Ayan, good morning po kay sir sa ating client owner dito. Mayroon po kami rito para saktong-sakto. Isit ko to. Mahirap yung transition na natin kagabi rito sa overtime duty natin. Ano na po yan? Maraming touch na lang po to. Ratio. Ayan, linis na lang to. Salubo tayo rito sa mga makikita. Itong shelves na to. Ayan, dyan namin kukunin yung sukay na. Or medyo malapit po kayo rito sa location na. Halos maganda na po yung wala pong nakatira. Naubos na to, no? Ayan, parang hindi na po masyadong magastos. Yung ordinary locker vlog na. Or naman po yung pinaka-led niya. Ayan, 94. Naipasa. Trapal. Ayan, yung area. Itong ating toilet and bathroom below. Mapapasok po sila bukas para doon sa side. Iaatid ko yung tiles din. Diretso naman. Kung hindi ako makakaharap nito, kung ano na lang ako. Hindi naman po ganun kalaki yung mga bahay. Yan na ano ko na ho sa kanya. Sa racial niya. So di ba pag black, may emphasize po at lalo. Kaya mas gusto ko ako. Kaso nga lang, hindi na po nakakabit na yun. Lumuhod na. At mas malaki. Pinote. Explain namin sa mga sad. So, depende naman yun sa needs. So, dito, at least lumitaw pa extra jojo at saka si Bilog. Dito, pinagtutulungan nila. Good morning mga Karawahouse. Good morning po. Kumusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. October 25, araw po ng Sabado. So, payroll day tuwing araw ng Sabado para sa mga manggagawang construction. So, ito mga Karawahouse, shoutout niya pala kay Sir Ricky De Losa. Yan bali, late na po siya dumating kagabi. Nag-overtime duty kami dun sa Facebook, kaso nga lang, hindi na kami nagpang-abot. So, importante rin na napupuntahan niya po yung site para masukata niya na maigi at mabigyan niya ng tamang estimation. So bali, tayo na lang po yung magsusukat at ipapasa po natin sa kanya. Kasi masyado siyang busy, masyado siyang maraming ginagawa kaya masyadong gabi na po siya nakapunta. So ito mga Karos, papunta tayo ng opisina. Bali, yung tinutukoy ko nga pala, susukatan niya yung mga window blinds or yung Korean blinds doon sa in-overtime duty natin kahapon. Ito, papunta tayo opisina. Kuha tayo ng gate pass para dito sa ating bagong sinisimulan na project. Yan, magpapasok po tayo ng hollow blocks, buhangin at pinulik board ngayong araw. Tapos tuloy-tuloy lang din po yung installation ng ating tiles para dun sa ginagawa nating pangalawang project. So ito, dito na tayo sa opisina. Yan mga Karo, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. And enjoy watching po. Dito kami mag... Kunin ko na lang po yung... Salamat po. Thank you po. Alright, okay na po tayo dito sa office. Nag-resign na nga po pala yung lagi kong binabanggit na si Sir Nelson. Tapos wala pa siyang kapalit, pero maraming salamat naman kasi nag-take ng risk yung ibang empleyado rito para rito sa mga gate pass form. Yan na. Okay na tayo rito sa loob. Tara. Okay na tayo rito sa hardware. Dinaanan ko muna yung hardware. Bali, kinakarga na yung mga delivery natin. Hindi pa naman magagamit ngayong umaga. Marami pang gagawin po dun sa bagong project natin. So yun nga, ang darating isa buhangin, graba at saka hollow blocks. Tsaka may pinulik board na. Bali, yung buhangin, apat na truck yan, pero apat na truck na mini dam. Pero hindi naman po magkakasya lahat doon kapag binagsak. Kaya isang truck muna, pautay-utay hanggang sa matapos tayo. Yan, let's go. Punta na tayo sa phase 4. Yan, nakakamiss malamalingke. Oh. Hindi na natin na nagagawa mga pumunta ng palengke. Nakaka-relax din kasi mamalingke. Diba?
Mamalingke ka ng pang-ulam, panghanda. Ano ba ngayon? Sabado, no? Bukas, ang sarap mag-ihaw, no? Linggo, day off. Ah, bukas nga po pala mga ka-Rojas, meron nagpagawa sa amin ng one set of window grills sa row house. Ayan. So, shoutout kay Sir Renz. Ayan, Sir Renz, Biloria yata, yung apelido niya. Ayan, maraming salamat. May sideline kami ng Linggo. Okay, let's go. Pace 4 tayo. Tara. Chief, morning. Ay, sorry. Ngayon yan. Thank you. Salamat. Bale ito mga ka-Rojas, good morning sa ating client owner. Dito na tayo sa phase 4. So may block 24 muna. Yun no, harapan ng bahay. Oh. Good morning muna kay Ricky. Yeah, good morning. Good morning. Yan, oh. Ito po yung gawa ni Ricky kahapon. So yan sa mga content natin. Buhay na buhay ang bintana nandahil sa moldura. Buhay na rin yung mga poste nandahil sa plastering. Eh si Louie, good morning. Good morning. Mukhang mahaba ba tulog? Mahaba-haba ang tulog. Nag-overtime ka kahapon? Hindi. Sige. Pahinga muna, no? Pahinga. Pahinga OT. Ayan si Master Jojo, good morning. Good morning. Si Bilo, good morning. Good morning. Yan sila po yung mga kasama natin kagabi. Overtime tayo rin sa malapit na napapatapos na project. Yan, framing. Yan, framing na. Para rito sa kwarto. Bumali nga pala tayo ng additional na pako. Yan. 100 pieces. Alagay. 100 pieces na concrete nail. Eh sa mga nagtatanong pala ng message sa akin, ito po yung tsura niya. Ang ganyan po yun. Concrete nail. Bali, mga ka-Rojas dito po. Ang magagawa lang namin yung framing lang. Wala pa po tayong on-hand na materials para sa PVC panel. Yeah. Tapos sa may tubig pa kaya? Ayan, sige, bibili tayo. Tubig na mainom. Tapos ito, lalabas tayo mamaya. Bibilang ko na ng ano to, ng kornisa. Ito. Ito pa ikot dito tsaka sa kwarto. Yan, naka-kornisa po ito. Papasukatan na natin sa kanila. Yan. Yeah, after naman ng framing dyan, pwede na nila ipagpatuloy yung ating framing naman dito para sa concealing. Itong mga ano na to, PVC panel na natitira para sa kaano na lang yan, toilet and bathroom. Okay, assignment natin dito, syempre. Ito, installation ng tiles. Yan, nagla-layout na si Louie rito. Yung napili po ni client owner na tiles dito, halos ganun din kapareha dun sa papatapos na project. Installation ng tiles. Saka rito, sa cladding. Yan, matapit na matapos yung sa cladding. Yan, meron pa kami rito yung sa artificial na poste namin. Tapos yan, yung ceiling framing. Okay. Ibili muna tayo ng tubig. Ubusan sila ng tubig. Tubig. Block 27. Dito naman tayo. Ayan, good morning po kay sir sa ating client owner dito. Ayan, si Kuya Boy, good morning po. Good morning, boy. Ayan na, yung ginagawa ni Kuya Boy. Nag-assemble po ng ating mga bakal. Ayan, si Jamil, good morning, Jamil. Good morning. Wasak na pala yan, Jamil, ah. Ayan o. Yung tinibag na po ni Jamil po ito. Tapos i-adjust niya po yung kanyang wall putting. Ayan o. Dyan. Kunin mo yung kalahati. Ayan, tapos yung hulog niyan. Doon.
pababa. Mamaya mag-layout po kami rito para saktong-sakto po yung kuha ng hatian ng kwarto. Ay, ng kwarto ng bahay. Yeah, boy, may paparating na materialis. Buhangin, grab at saka hollow blocks. Yung buhangin daw talaga dito yan, Kuya Boy. Kaso nga lang, nilagay natin dito yung ano. Pwede nyo unahin muna to. Damuhan nyo muna. Sige. Tapos yung trapal na dala ko, yung ilalatag po dyan. Ito, eh. Dito lalagay yung hollow blocks. Yung hollow blocks dyan po. Tapos yung buhangin dyan kasi maghuhukay kami. Aha. Sige, yung sige. Kompleto ko lang itong bakal. Para pwede natin pagtabihin yung ano, buhangin tsaka graba na lang muna. Yan na. Sige ha. Yan, papauna muna natin to. Yan na makakapaghintay naman yung mga ano dyan, yung mga iba pang gagawin. Unahin muna yung ano, yung sa stockpile. Yan nga, nabanggit ko noong nakaraan, talagang inocular visit ko to. Mahirap yung transition ng materialis rito. Wala rin kami mapaglagyan yung nitong mga ano, ng mga panambak na una. Eh si Janil. Neil, tulungan mo muna si Kuya Boy. Eh, tara. Come to mama. Come to mama. Mga ilang araw na lang naman nalilipas mga karo kasi madadagdagan po yung bilang nila rito. Yan. Dito naman tayo. Ayan yung ano natin, oh, yung house number. Yan ay kabit na. Pag Sabado talaga, lagi may music na. So iwasan na lang natin para hindi tayo makapiright. And good morning, Kuya Lindo! Good morning! Ayun, oh. Si Kuya Lindo, isa rin siya sa kasama natin kagabi rito sa overtime duty natin. Ano na po yung, ano mo, basang, tubig? Basahan, sir. Basahan ang malinis na may tubig, no? Tubig, tapos tuyo, basahan. Ayun. Ayun, no? Oh. Aba, kita na yung kalinisan po yan, no? Ano na buhay yung ating PVC panel. Since white PVC ceiling panel po yung ginamit natin, ganyan lang po yung, ganyan lang po natin siya lilinisin. Walang chemical. So hindi kasi natin na alam, baka yung maipahid nating chemical ay maka-apekto sa kanyang texture. Pwedeng manilaw. So ito, ano lang to, basahan na malinis. Yan, basahang malinis. Inanuhan sa tubig, sinawsaw sa tubig. Tapos to yung basahan naman sa pagpapatuyo. You know, ito na yung mga nagawa kahapon. Mga retouch na lang po to. Yan. Tapos ito nga po pala mga karos, bibilhan natin ng tiles. Ayan. Itim na tiles yung gagamitin natin dito. Yung itim. Pero hahanap tayo na yung gilid niya eh, hindi masyadong kita po yung ano, yung pinakabikat. Check natin kung meron. Kung wala tayong makikita, no, baka ganito na lang. Ganitong tiles na lang. Ayan. Okay, pwede rin yung ganito. So, check muna tayo. Harap tayo kung meron. Ayan na yung mga accessories. Halos sa kompleto na. I-double check na lang po natin lahat ng mga installation kung walang leak. Nakagaya rito. Ayan, okay na rin po ito. I-check na lang po ito. Ayan, kung may leak siya o wala. Rain shoot. Ayan, linis na lang to sa loob. Nalilinisin na lang yan. Ayan, walang singaw. Ayan na may importante dyan. Pag nagkakabit ng mga bulb, dapat wala pong leak. Tapos ito, wala naman singaw sa ducting. Sa flooring, yan, unti-unti na nag-apply si Kuya Dindo rito ng tile grout. Sa cabinet handle, yan, ito na lang yung naiwan. Yung dalawa rito. Tapos sa door stopper, yan, meron na rin, door stopper. Yeah, importante itong door stopper para hindi po tumama po yung pintuan natin sa mga wall at saka kung saan po merong mga bagay na naka-install kagaya nito. Yan, oh. So hindi na siya tatama, di ba? Yan din dito. May mga door stopper na po ito. Yan, retouching paint na lang po tayo rito sa mga makikita pa natin sa punch list. Yan na lang po yan. Yan, oh, door stopper. Ito naman, importante, hindi tatama ito sa padel. Okay, may karagdagan niya po palang gagawin pa rito. Hintayin pa po natin yung
Ito yung mga Korean blinds. So susukatan ko po itong bintana dito. Yan yung bintana na nandito. Actual sukatan natin. So actual na sukat. Tapos ito naman kabisado na ni Sir Ricky yung mga bintana sa row house. Alam naman na po niya yan. Tapos may karagdagan din yung pinagawa si ma'am, yung wall mirror dito na malaki. Kasing laki po ng plywood yun, bali 4 feet by 8 feet. Tapos yung installation, kukunin na lang po namin sa dulo ng pinto na yan, kapag nakasara. At saka sa dulo nito, itong shelves na to. Yan, dyan namin kukunin yung sukat sa gitna ng installation. Yan, grabe talaga si Kuya Dindo. Sobrang tiyaga, no Kuya? Ganyan yung trabaho niya talaga, tiyagaan. Hindi pwede rito yung mainipin. Pag mainipin ka, yung resulta po ng gawa ay hindi maganda. So, yung ganyan po yan. Tapos, di ba, naikot niya na. Mamaya-maya, obserbahan niya, iikutin niya uli kapag natuyo. Kasi kapag natuyo po yan, doon natin makikita kung okay na ba yung texture ng PVC panel or meron pang alikabok. And doon natin makikita yan. Alright, so sukatan ko na lang po muna yung bintana rito. Yan, ang ganda-ganda na po. Yan, no? Mga karawa, sa mga taga Phase 4 nga pala, o taga Lumina, or medyo malapit po kayo rito sa location namin sa Bagtas, inimbitahan po namin kayo na pwede nyo pong silipin itong project namin. Nasa Block 26, Lot 86 po siya sa Phase 4. Kasi hindi ko po masyadong masugot yung ibang nag-e-inquire. Pwede nyo po itong bisitahin as long as na hindi ko pa siya na-turn over sa kliyente. So, pwede nyo silipin yung gawa namin ng actual. Yan. Yan, pwede nyo pong puntahan as long as hindi ko pa po talaga siya na-turn over sa client. Yan. 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 Mas maganda kasi kung makikita nyo po ng actual. Sa video, maganda po siya. Maganda rin po siya sa personal, lalong-lalo na sa personal. Mas maganda siya. Bali, sa client owner namin, ang magdadala po rito is yung mga gamit. Halos maganda na po yung ano eh, yung bahay, yung loob, yung gamit na lang. Yan, mas lalong gaganda to kapag sa gamit. Tsaka mas lalong gaganda to kapag naikabit ni Sir Ricky yung mga window blinds dito. Astig. Ang ganda-ganda nito. Yan. Ulitin ko nga lang po sa mga nagtatanong bakit daw naka-tiles to. Sige, yung dahilan po niyan, yung likuran po kasi hollow blocks lang yung ginagamit natin. Tapos syempre malayo po to sa toilet and bathroom, malayo rin sa kusina. Ito po kasi ay kwarto. Tapos yung headboard niya nandyan din. So para maiwasan natin yung moisture content, para maiwasan din po yung abala kay client owner, kaya naka-tiles yan. Protection po yan, protection. So, pwede nyong gayahin to kung yung likod nyo, kung wala pong nakatira, I suggest wag lang pintura, ipatiles nyo para matibay. So, yung ginawa po namin dyan sa hollow blocks, naka-waterproof naman siya ng waterproofing compound. Tapos yung likuran naman niya, may plastering ng waterproofing compound. At saka yung finish nyo ng likod niya, naka-waterproofing po ng roof, ng Boise na flexible. Ayan. So, double protection lang. Siyempre, andito yung ulo mo eh. Para maiwasan natin yung moisture content. Tapos, ito naman, ang ginamit namin dito na pintura. Acrylic primer po ito. Tapos, siyempre, yung top coat. Yan, diba? Malinis, makinis. Kaya dito, locker flow lang yung kailangan mo, no? Yes, sir. At saka, mandinsan lalo, pangbitat natin sa mga ikin. Ayo nga pala, wala na ano na to, no? Naubos na to, no? Isang litro lang, kuya. Sige, mo na bibili natin. Locker flow, 1 litro ng pintura na QDE black. Yung white, meron ka pa, kuya? Ayan. Okay, let's go. Yeah, sa hardware muna tayo. Ito binili natin, locker flow, tsaka 1 litro ng QDE black. Yan na. 350. Tara. Okay, nakabalik na ulit tayo rito. Ayan. Ayan o, may nagbibideo ako eh. Wow, palinis ng palinis. Palinis ng palinis. Ayan si Kuya Dindo. Kuya Dindo, ito na pa.
Lagi ka lang dito ha. Yan bali, kuya yung ano natin, locker floor, ordinary na lang. Yung bote-bote na lang. Yan ha, para hindi na po masyadong magastos. Yung ordinary locker floor na lang. Yung unang locker floor kasi na binili natin dito, Bali Boys yan yung brand nun. Hinalo po kasi yun sa mga spray sa pintura. Tapos ito, quick dry enamel na 1 liter lang. Kuya, may mga ano ka pa ba? Pang pahid? Brush, roller? Yes, sir, brush ang wala. Brush ang wala? Mamaya na lang pagbalik, after break time. Oo. Tapos dito mga karos, yung sukat nga po pala nito, isa, yung height niya, 90. Yan, 90 yan. Bali, itong pasumano natin, level yan dito. Yan, kung ano po yung height niyan, yun din yung height dito. Tapos dito, pagdating sa height, pwede na tayong mag-adjust. Kasi may aircon eh. So, pwede sana, mas mataas pa yan. Yun nga lang, yung ceiling natin, ganyan lang po yung kabababa. Yan, 94 naman po yung pinaka-length niya. Yan, 94. Naipasa na nga po pala natin yan kay Sir Ricky. Ricky Delosa. Linis-linis si Kuya. Ayun, mamaya bibilang po natin na lang na ano yan, ng tiles, isang peraso. Dito naman tayo sa bagong project. Yan, tanghali na. Yan, bago tayo umuwi. Ito yung update. So, ito, pansamantala ganito muna. So, mababawasan naman po naman na lahat ng ano na yan, lahat ng gamit. So, nakikigamit muna tayo. Wala pa naman pong ano rito. Titira kasi wala pa naman pong kuryente. Tapos, ang ginawa nila rito, nagdamo po sila kanina. Ayan, dinamuhan nila. Indamo. Tapos, yung panambak na lupa, pinangkalang muna natin sa materials natin. Tapos, ito naman po yung ating trapal. Ayan, yung trapal, inilagay po natin, pinansapin natin. Tapos, mamaya po, yung hollow blocks naman yung darating dito. Ayan, yung nagbibidjoke sa kabilang block, abot dito. Tuloy-tuloy lang din po yung pag-aaril dyan ni Kuya Boy rito. Yun. Tapos syempre, dagdag ano na po ito. Dagdag hukay na kasi natibag na po yung dito. Ayan na. Ayan, mabilisang ano lang tayo, mabilisang vlog kasi baka makopyright. Ayan, may nagbibidjoke. Ayan na, mamaya uli. After break time mga Karao House, labas lang tayo. Bibiling ko nga po pala yung isang pirasong tiles para sa vanity, sa magiging countertop ng ating overhead cabinet sa may basin na area. Itong ating toilet and bathroom. Yung weather natin talaga ito, pan-December na to eh. Huwag lang talagang uulan. Yung bonus stage to sa mga ano, manggagawang construction na gumagawa sa bubong. Nagpa-fabricate po ng gate. Ayan, plastering, asintada, at nag-uumpisa pa lang po sa excavation. Ayan, ganitong weather talaga yung maganda. Libre ano ka rito eh, libre silong. Malamig pa. Makulimlim ang panahon. Simula umaga hanggang hapon. Wala tayong overtime ngayon mga Karao Saturday. Ayan, bukas naman magpapahinga rin po yung ilan sa ating mga manggagawa. Tapos ilan po sa manggagawa natin, Master Jojo, Louie, Bilog, mapapasok po sila bukas para doon sa sideline natin. Ayan. Bali mga Karos, ngayong araw ng Sabado, may naka-schedule po dun sa dati naming ginawan na bahay dito sa Phase 5. Aircon installation. Bali, merong nagpa-schedule kila Sir John sa JC Appliances ng aircon installation kasama na yung unit. So, hindi ako sigurado kung matutuloy. Ito, mag-aalas 3 na. So, iti-check ko matutuloy po sila dahil tayo po yung mag-a-assist. Yan, nasa atin po yung susi rin ng bahay. So, after ko lang po bumili ng tiles kung may mahanap tayo. Yan, dediretso na kagad din po ako sa phase 4. I-atid ko yung tiles din. Dediretso naman tayo sa phase 5. Yan. Okay. Hindi
mabilis yung motor pero maingay yung ano niya. Maingay yung tambucho. Okay, let's go. Tara. Tile center. Ayan, dito tayo. Okay, ito yung hinahanap natin. Ah. Yung itim din yung gilid niya. Ayan. Yung iba kasi nito na black na tiles. Gilid niya ganito. So, ito mas maganda. So, ganito ilalagay natin doon sa ipapatong natin sa cabinet ng ating basin type lavatory. Para mas lalong ma-emphasize po. Tsaka kitang-kita po yung lavatory. Kung hindi ako makakahanap nito, kung ano na lang po yung para dun sa mga in-install namin sa wall, sa toilet and bathroom. Ayan, meron na. Block din yung ano niya. Diba? Kasi kapag pagka ganito, may underlining yung ano niya. Okay, kita. Kita yung riser. Ito lang. Isang peraso lang. Bali, hindi pa naman namin may kakabit to. Wala naman mag-overtime ngayong araw na to. Bali, baka Monday na. Dito na po tayo uli, mga Karohaks. Magbibigay na po tayo ng ano, ng update kasi baka matuloy po yung ano, yung installation ng aircon doon. Kailangan ko rin pong puntahan, nasa akin yung susi. Yan, mag 3:30 na ng hapon. Dito naman po mag re-retouch si Kuya Dindo. Yan, dito naman siya. Napansin niyo sa amin, mga Karohaks, hindi naman po ganun kalaki yung mga bahay dito. Pero isang tao lang po talaga yung naiiwan sa unit pagka finishing na. Yung isang tao lang. Ang kagandahan din po nito, at least habang nandito po si Kuya Dindo, marami na pong naghihintay na trabaho sa kanya. So hindi po siya mawawala ng trabaho. Araw-araw po meron. Sobra-sobra pa nga, no, Kuya? Ay, si Kuya Dindo. Ayun. Kasi kahit Linggo pumapasok, tas overtime pa. Ayun. Bali, ito, retouching na po. Yung mga iba pang mga basyo rito ng pintura, hindi po muna namin pinull out, baka sakaling may retouching tayo. Yan. Basta una muna nating pinagagalaw dito si Kuya Dindo. Yan, puro siya na lang. Tapos kapag halimbawa naikot niya na, saka na tayo magpa-punch list. Pero meron na po ako sa kanyang mga pinauuna. Yan, kagaya ng ceiling. Yan na ano ko na ho sa kanya, yung ceiling, yung cob light. Wow, sobrang linis na. Sobrang linis ng insan. Napakalinis na. Sobra. Yan, sobrang-sobra. Linis. Napakalinis na. Yan, hinihintay pa rito si sila Sir Ricky. Hindi naman po kasi pwede magsabay yung blinds tapos general cleaning. Madudumihan po yung gawa nila. Bali, mag-aalikabok pa sila Sir Ricky rito. Magbabarena. Kaya maglilinis pa po tayo. Ito na po pala yung dala ko na tiles. Ayan, o. Oh. Yan. Ayan na. So, bali dito po yung ilalagay. Ayan. Gusto ko kasi mangyari, black yung pinili ko. Kung wala, baka ito o kaya ito. Wala tayo makikita na ganun. Para hindi rin po makita yung underlining niya dito sa riser niya. So, di ba? Pag black, may emphasize po at lalo lilitaw po yung basin type na yayamanin na binili po ni Mama. Ayan, o. Oh. Diba? Wow, napakalinis. Yan, linis. Ano pa lang po to? Bali, initial na linis pa lang. Kasi babalik pa sila master pa. Tapos kukumplituin pa po nila yung ano dyan. Mga silicone sealant. Yan, sobrang linis. Tsaka to, lilinisin din po yan. Yung ceiling, ano, ceiling pan. Ayun, napakalinis na po. Lababo. Naalala ko noon, mga Karos, nung sa... Bago kami mag-umpisa rito, yung unang grupo namin na Timuasalak, ako po yung naglilinis. Yan, ako po. Kahit ngayon, mas gusto ko ako eh. Kasi, syempre, ano ko, alam ko at kabisado ko sa mata ko yung pan-turnover. Kaya, mas gusto ko ako. Kaso nga lang, hindi na po din pwede dahil sa sobra na rin po natin daming trabahong inaasikasa. Yan. Wala na akong masabi. Ngayon pa lang, ang linis-linis na. No, Kuya Dindo, ngayon pa lang, ang linis-linis na, no? Yep. Ang tinover natin, mas lalong malinis. Mas lalong malinis, no? Oo, may mga lalong pa din. Oo, sa nakikita nyo po rito kasi sa loob, hindi pa nga po yan. Pero kita nyo naman, napakalinis na. Bawas-bawasan na. Bawas-bawasan na. So, yun lang po pala yung, ano, yung discarte. Kahit nga ako dito noon, gusto ko na siyang tulungan na mag-segregate dito. Kaso nga lang, ang mangyayari po kasi,
hahanapin din po nila sa akin yung ipo-pull out ko, kaya hinahayaan ko lang. Yan, pagka lahat naman po ng gamit, kagaya nito, di ba, ito yung stock file namin, itong area na to. Ngayon, nung na-install na yung mga gamit sa loob, nakakabit na yun, lumuwag na. At mas malaya na nakakaluwag po yung ano, ito yung si Kuya Dindo. Mas nakikita niya na yung dapat ayusin dito. Apo, yan na. Oo. Yan na. Dito naman tayo mga karos. Eh, hollow blocks natin, oh, dumating na. Bali, pahabol na lang kapag magkukulang pa. Medyo hindi tayo pwede makapagpa-deliver ng maramihan gawa nung sa area. Okay, ito naman yung tinatrabaho ni Jamil sa harapan ng bahay. Bali, ito mga karos, babaguhin namin yung linya nito. Kaya ito, tinanggal na namin yung luma. Kaya ito lang muna yung update. Pinolik board bahagyang madami. Ano? Magtataka kayo ba't ang dami ng pinolik board natin? Eh meron naman na tayo mga pamorma pa. Explain namin sa mga susunod na araw. Eh parilya, poste. Ay halos kinukumpleto na ni Kuya Boy. Ayan o. Yan yung ibang mga lupa naman dyan, ibabalik. Tapos siyempre, itong tubo na to, tatanggalin na rin niya pati ang gutter na yan. Yun, natanggal na lang ni Kuya Boy yung mga nakausling bakal pa. Kamukha ng lola ko. Saan? Para ni Papa. Bali mga karos, ito lang po muna yung update din dito. So sa mga araw na lumilipas, yung structural natin sa likod at saka sa harap, bali paunti-unti magkakaroon ng improvement yan. May nagtatanong nga po pala dun sa comment, bali bakit daw mas malaki daw yung poste dito sa harapan kaysa dun sa likod. So bali yung sa likod po isa minimalist, bali dito sa harapan bahagya talagang medyo mas malalaki yung poste para magkaroon po ng design at dating yung harapan ng bahay. Yung sa likod naman po, bali minimalist siya. Makikita niyo naman doon sa pagkakasemble ng poste, 10 cm by 30, para hindi po nakausli yung mga poste sa likod ng bahay. So depende naman yun sa needs nung nagpapagawa. So sa ano, sa atin, sa foundation natin, minimalist lang siya para pagdating sa extension wala ka na makikitang kanto. Yun lang. So tara, sa kabila naman tayo. Dito naman tayo. Final update. Ayan, kasama natin si Ricky. Ito yung una ko napansin dito. Bali, pwede naman pala yung ganitong installation. Pero depende sa nagkakabit. Inuna yung gilid. Ayan na. Inuna yung gilid. Pero kadalasan ko kasi sa harapan. Yan sa harapan kadalasan. Tapos sa gilid-gilid na lang. So yung purpose nito, para may blocking na kagad dito. May napagsandalan naman. Mahirap po kasi mag-install nito kapag ganito po yung texture ng tiles. So dito, at least lumitaw pa yung kung ano yung texture sa gilid, lumitaw pa. Pero kung sakaling iuhuli ito, mahirap pong habulin ng grinder to. Mas maganda. Mas maganda. Ayan, inuumpisa na ni Ricky. Ang galing ni ano rin, galing ni Ricky. Very good. Tapos dito naman yung installation. Ayan, installation sa flooring. Si Louie. Ayan. Papunta saan ang ano yan? Uy, clip eh. Ah, hindi pa balik ng pinto. Hindi. Ayan. Ayan, mali papunta dun. Ah, Kuya Boy. Ay, si Kuya Boy. And dito, ceiling framing pa rin. Si Master Jojo at si Bilog. Ito, pinagtutulungan nila.
Ayan na. Ceiling framing. Ayan, ceiling framing. Bali dito, naka-cob light tayo. Ayan. Pagdating dito, parang style cob light pa rin, pero wala na po yung strip light. So, pa-box type na lang po yung kay Samirita. Ayan, update sa ating semento. Yun. Tsaka rito, adhesive. Yan yung binabantayan natin para laging may stock ng materials dito para tuloy-tuloy din yung installation ng tiles. So, alalay lang tayo dyan. Tingnan natin kung magkukulang. Dito na tayo sa phase 5. Phase 5 Lumina. O PR. Yung 4:30 na ng hapon. Baka hindi yata matutuloy ha? Kasi kung mag-i-install sila sir dyan, tatawag yun sa akin. Wala pa akong nare-receive na tawag. Pero double check pa rin natin syempre. Oh, wala namang sasakyan. Yun o. Yun, wala. Okay, ito yung dating project na ginawa namin dito sa phase 5. Mga ilang buwan pala nakakalipas. Yan, magpapa-install na sila ng aircon. Ayun nga lang. Yan, wala naman sila ano. Mukhang hindi yata sila matutuloy. Sila sergeant ngayong araw. Medyo ano na rin, alanganing oras na rin. Okay. Yan, pa-payroll na tayo. Sahod na ng buong tropa ngayong araw po ng Sabado. Ayan mga karaos, bago natin tapusin tong video, ito, shoutout muna kay Sir Alvin Sinoran. At binabati ko po yung kanyang misis na si Ma'am Mary Ann from Abu Dhabi. Yan, God bless po sa inyo dyan and ingat po palagi. Also, binabati ko ng happy birthday si Jam Jam ng San Diego, Santa Maria, Bulacan. Ayan, God bless po sa inyo. More birthdays to come pa. Ito mga karohos, hanggang dito lang po yung vlog natin. Maraming salamat po muli sa pagbisita ngayong araw po ng Sabado. So paano? Kita-kita na lang tayo sa next video. God bless. Ito, ingat po palagi. Paalam po muna.